Mula sa pang-agahan hanggang panghimagas, apektado ng pagmahal ng baboy at itlog. Nandiyan pa ang nakaambang problema sa supply. Saksi si Bernadette Reyes. Long silog, suwak na pang-altang hapo almusal tanghalian hapunan. Pero gaganahan ka pa rin ba kung nagmahal ang mga pangunahing sangkap? Ang longganisa nga sa Laoag tumaas ng 10 piso per kilo, kasabayan ng taas presyo sa karneng baboy. Ayon sa may-ari ng isang meat shop, kung dati 3 baboy kada araw ang nakakatay nila, ngayon isa na lang. Hirap daw kasi silang kumuha ng supply na nagmahal dahil sa epekto ng African swine fever. Ang mahal na presyuhan ng baboy dahil sa limitadong supply, ramdam din sa iba pang bahagi ng bansa, gaya sa Zamboanga City. From 130 to 155 ang bentahan po, ng live weight po. And then yung sa karne naman po, umaabot po ang 230 to 240. Kaya pati ang lechon na isa sa mga bida sa Noche Buena, nagmahal ng hanggang 1,500 pesos. Hirit nila sa Department of Agriculture, i-regulate ang pagbibenta ng karneng baboy sa Metro Manila para hindi naman sila kulangin sa supply. Sabi ng DA, nasa pa siya ng mga hog raisers at traders na i-regulate ang pagbibenta ng karneng baboy sa NCR. Ang itlog na mas mura sa ng alternatibo sa karneng baboy, tumaas din ang presyo. Sa Marikina Public Market nga, 25 hanggang 50 centavos ang iminahal kada piraso. Naghahanap ako ng mura kasi mahal pa yun sa amin. Mahirap lang kami. Dahil sa egg price hike, pati panghimagas gaya ng leche flan na madalas pa naman ihain kapag Pasko, nakaamba rin magmahal. December 1, mag-start na kami ng 55 pesos. December 15, maging 60 pesos na. Dito sa Litex Market sa Quezon City, hindi pa tumataas ang presyo ng mga itlog. Pero ayon sa retailer, maaari raw tumaas ng 25 hanggang 50 centavos kada piraso sa mga susunod na linggo. Ang rason ayon sa Bureau of Animal Industry at Philippine Egg Board Association, mahal at limitado ang supply ng soya beans at mais na patukas sa mga manok. Yung pagtaas po ng input cost natin ay dahil record high yung pagtaas ng soya. Ang corn po ay tumaas no nang as much as 22 per kilo. Kaya pangamba ng PIBA, baka magkaroon ng egg shortage sa susunod na 6 na buwan. May maliliit daw kasing manuka na nagsasara na. Batay sa aming pag-monitor kanina, marami ng magmamanok na engaged dito sa egg farming ang nagbabawas ng kakalaw. Talo na sila pag sinumpit sila sa sipe. Pwede tumigil yun, pagkalugi na talaga dahil in fact nalulugi naman ang marami sa layer farmers ngayon. Isa sa mga aksyon ng Bureau of Animal Industry, pakikipag-ugnayan sa mga importer para sa karagdagang supply ng soya na inaasang darating sa Enero. Kumukuha na rin ang karagdagang soya supply mula sa kapitbahay nating Vietnam at Malaysia. Para po ay maiwan natin, we will be able to avert this scenario na magkakaroon talaga tayo ng kakulangan ng supply. Dahil kung sakali sa pulja ng ordinaryong buwan na dumidiskarte na lang dahil sa taas presyo sa itlog. Bawasan na lang yung bibilhin na piraso. Halimbawa, dati 5, gawin na lang 4. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Makaigang saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.